So ayun guys, pag-usapan natin ngayon kung ano ang duties and responsibilities ng OS at saka isama na natin yung AB, able-bodied seaman at OS, kung ano yung duties and responsibilities nila. Kasi halos pareho lang naman sila ng trabaho sa barko. Halos pareho lang ng trabaho yan. Disclaimer muna guys, yung sasabihin ko sa inyo dito, babasahin ko sa inyo is according sa aming SMS or company procedure, sa aming safety management system. Hindi lahat ay pareho doon sa company nyo. Depende yan sa company nyo. Pero halos pareho lang. Kasi ito lang naman ang ginagawa lagi sa barko. Yung deck ratings na tinatawag. Ayun. So, shout out muna sa mga nakasama ko dyan at ang mga tropa ko na nakasama sa kubierta dati. Shout out sa inyo, shout out. So, simulan na natin ang totoong duties and responsibilities ng OS at saka ng AB. Hindi ito gawa-gawa guys ha. Ito'y base sa libro at saka sasabihin ko na rin yung base sa experience ko. So, ayun. Puntahan na natin ang SMS namin. Yan. Meron kaming tatlong manual na sinusunod, navigational manual, SMM manual, at saka cargo manual sa mga non-tanker vessel. So dito tayo sa safety management manual namin. Dito makikita ang totoong duties and responsibilities ng AB at saka OS. So pinagsama na natin sila kasi pareho nga lang naman sila halos ng duty. So, nandito nakalagay, klarong-klaro, duties of AB and ordinary seaman. Yan. He shall report to the deck officer and bosun to carry out watchkeeping and maintenance task designated by chief officer. Ayun, klarong-klaro guys. Susundin mo ang patrabaho ni chief mate. Magre-report kayo kay bosun para ma ang ginagawa kasi diyan para bigyan kayo di bosun ng mga pwesto kumbaga. May distribute niya ng maayos yung patrabaho na binigay sa kanya ni chief mate. Pero sa amin, ang ginagawa namin, umakit kami sa bridge, meron kaming safety meeting na pinatawag sa umaga bago magsimula ang trabaho. Nandun kasama namin si chief mate, si boson at saka yung lahat ng tropa sa kubierta. Kasi doon pag-uusapan kung ano yung magiging plano sa ang trabaho, magiging plano at saka yung mga safety precaution na gagawin. Yun, kasi yun ang pinaka-importante, dapat safety. Ah, ito pa lang ano, AB at saka OS, ang halos ang pinagkaiba lang nila ay yung AB ay watchkeeping din siya sa bridge. Pero ang OS minsan tinatawag to pag kailangan ng additional lookout. Sa gabi kasi nagjo-duty ang AB, pag hindi sila day work, may duty ang AB sa kasamang official sa barko, kasamang official sa bridge, may duty sila. 4 na oras na watchkeeping at saka ang AB talaga is siya talaga ang nagtitimon sa barko. Yun talaga yung pinaka main na trabaho niya. Kailangan siya doon talaga sa pagtitimon. Pag malapit na sa kosta o kailangan ng timonil sa barko, halimbawa traffic, yun. Sa AB nang tinatawag doon. Pero si OS may watchkeeping din to pag kailangan ng additional watchkeeping at sinabi ni kapitan. Kasi nakadepende yan guys sa kapitan kung ano yung gusto niya para sa safety. Kung sino kailangan niya para sa safety. So, ayun. Ituloy natin. Ito na ang responsibilities niyo. Ayan. Responsibilities ng AB at saka seaman. He should familiarize himself with all the checklist relevant to the duties carried out on deck regarding special and critical operation in order to maintain the highest possible level of safety. Ayun. Klarong-klaro guys, especially permit to work system. Klarong-klaro guys ha, hindi lang pala basta tayo mangangatok, hindi lang basta-basta banat ng banat. Kailangan familiar tayo sa mga checklist na ini-issue sa atin, lalong-lalo na sa mga critical operation para ma-maintain natin ang safety natin. Ayan, klarong-klaro yan guys ha. Yan, napaka-importante ng safety guys. Sa amin nga, sa company namin, may parang ginagawa pa kaming look ahead bago magsimula ang trabaho.
Kumbaga, titingnan mo muna kung anong sitwasyon bago mo gawin ang trabaho, kung anong mga posibleng mangyari o anong mga aksidente ang pwedeng mangyari para maiwasan mo siya bago ka pa magsimula ng trabaho. Ayun, sunod, he should familiarize himself with the equipment relevant to the performance of his duties, including safety and emergency equipment and procedure. Ayun, dapat familiar talaga guys sa safety and emergency equipment and procedure. Ayan. Sunod, he should familiarize himself with all kinds of products such as, but not limited, paint thinner, chemicals, cleaning chemicals, oil and grease regarding safety and health hazard. Ayun. Dapat familiar din tayo sa, hindi lang pala tayo magmimintura guys. Dapat familiar pala tayo sa mga paint thinner, sa mga chemicals, at saka oil and grease, ayan, mga langis at saka grasa. Ito'y regarding sa mga mangyayaring health hazard, ayun, natawag. Kung ano ang magiging health hazard nito sa inyo. Halimbawa, natapunan kayo ng thinner sa mata, ayan, ayan yung mga health hazard na mangyayari sa inyo. Meron tayong tinatawag na MSDS sa MSDS na sa nakapaskin yan sa mga paint lacquer, sa PROA meron din. Para in case na may mga chemicals doon, mga paint thinner na nandoon tapos may mangyaring masama, eh alam nyo kung anong procedure na gagawin. Be certain that all work related to the machinery or cranes that he does is carried out. Ayon. Dapat familiar din sa mga deck machinery, mga cranes. Paano gamitin? Ito naka-summarize dito yung mga duties na gagawin talaga ng AB at seaman. Ayun. So hindi lang tayo nagkukwento dito guys, talagang pinapakita natin dito kung ano talaga ang mga duties niyo talaga according to sa company procedure. Ayun. Tawag nito, mag-subscribe lang kayo guys pala sa mga iba, sa ibang ano, mag-comment kayo diyan kung sino yung kung anong position nyo. I-ano natin, kuhanan natin ng video para makita nyo rin dito, klarong-klaro kung ano yung, talaga yung duty nyo. Pagsampan nyo ng barko. Ayun sa baba, oh, chief cook duty sa to. Eh, chief cook na to, susunod so, ng video to. Kung may nag-comment dyan. So, ito, nakasummarize na guys. Balik tayo dun sa AB at saka OS. Ito nakasummarize ng trabaho. Watchkeeping during navigation at anchorage at during port stay. Ayun, sa navigation, duty sa AB. Minsan, kadalasan night watch lang siya, pagka day work siya, pag traffic, ayun, may duty talaga lagi para lookout at saka mag-ready sa pagtitimon kung kailangan. Anchorage, ayun, anchorage watch. Angkurahe, port stay. Rounds to, pagka, ano, pagka port stay na tinatawag, sa magre-rounds ka sa puerto, magre-rounds ka sa barko kasi, ano, babantayan natin yung mga lubid. Kasi critical din ang mga lubid. Laging nasa critical operation yan, mga mooring. Kasi delikado guys. Dapat binabantayan natin to. Report to the bridge OW for steering and lookout duties. Ito yung sinasabi ko kanina na sa steering, sa AB, lookout si OS. Attend to mooring stations under instruction from the supervising officer. Ayon. Mooring station guys, ulitin ko, napaka-critical na operation na to, dapat may proper PPE. At saka, dapat, may mga procedure naman na sinusunod eh. May mga safety meeting pa na ginagawa yan si Kapitan bago dumating. Pre-arrival meeting para siguradong nasusunod kung ano yung ano. Huwag magmadali sa mooring station guys, napaka-delikado. During port watch, attend cargo operation as directed by the duty officer. Ayun, kung ano yung notice ng official, sundin nyo lang guys, lalo pag malapit na kayo matapos, malapit na matapos ang cargo operation, dyan na yung pinakadelikadong stage. Eh. Tapos, perform, ito pa pala, cargo hoses and gangway. Gangway pala guys, ito hindi iniiwan to. Sa amin, sa company namin, hindi pwedeng iwanan ng gangway hanggat walang karelyebo. Hanggat walang kapalit sa'yo doon, wag mong iwanan ng gangway kasi nasa security yan, sa security procedure ng barko. Tapos, perform maintenance task under the instruction of Boson. Ayun, si Boson ang magsisegregate ng mga patrabaho ng chiefmate. Siya yung magbibigay sa inyo ng trabaho kung saan kanya ipupwesto.
Swerte kayo kung mabait yung boson na yun. Mabait naman ang mga boson. Basta si Maestro, mabait naman yan. Basta swerte kayo pag mabait. Pag hindi mabait, swerte pa rin kayo at may trabaho. Ayun, assess and receiving stowing stores and spares. Ayun, ito, more on sa ano to, mga provision, mga stores na dumating. Proper PPE pa rin pag magre-receive nito kasi delikado. Mga mauhulog ng mga stores sa taas. Mag-operate ng crane, dapat yung medyo hindi maano yung kamay. Tapos, perform security and anti-piracy watches whenever required. Ayun, ito kay Kapitan na to, kung ano yung magiging arrangement niya pag dumaan kayo ng piracy area, kung magdadagdag siya ng additional security watches, na sinasabi, pagdadaan ng ano, ng mga piracy area o mga lugar na kailan na medyo delikado sa mga kawatan. Ayun. So yan lang guys, yan ang mag-subscribe kayo kasi sa mga iba na gusto yung mga duty nila katulad nito ni Chief Cook, meron ako ditong copy para may i-explain ko sa inyo ng maayos. Mag-subscribe lang kayo at saka i-share nyo na rin sa mga kasama nyo na nangailangan, mga dekadet or mga ratings na mga pasampa pa lang. Ayun lang muna sa ngayon, maraming salamat and thank you very much.